Magandang umaga po. Medyo susubukan natin ulit mag-video sa live. Video. Panglimang beses na to eh. wala ako nabubuo. Kaya may backup camera tayo. Ayan o. Subukan natin ulit. Kikita nyo, nandiyan yung aking litrato. Ayun. Nandiyan yung aking imahe. So, siguro, mag-umpisa na tayo. Oh, meron ng nanonood yata. Okay, ang ating ngayong ano, teka, bahis na natin itong camera natin. Yan. Araw po ng Webes, December 1. Tayo ay muling gagawa ng video na sana po ay maging maayos naman, ano? Salamat po pala sa panibago kong dalawang subscriber, kaya ay tatlo pala, naging tatlo na dahil 72 na eh, 69 dati eh. So salamat po sa inyo at yung nanood sa nakaraang kong vlog na inabot din ng 40. So, okay na rin yung mga ganun, ano, mga, ano, kahit na hindi tinitignan ng aking mga kamag-anak, okay lang. Okay nga pala, kanina umaga kausap ko yung aking anak, ano. Kaya, nasa Canada siya. At nabanggit ko kahapon, may medyo nahirapan akong kumilos dahil doon kabubuhat ko ng aking mga paso na binababa ko dito sa baba eh parang inabot ako ng panlalata, nakatulog ako ng maghapon halos. Sabi niya kasi raw ginagawa ko pa yung hindi ko para dapat gawin. Sabi niya gusto niya pati itigil ko na itong mga ginagawa ko, wala na daw kung dapat patunayan eh. Tama naman, ano, hindi naman ako nawawala ng pera. Tatlong anak ko nasa abroad na nagsusupply sa akin, no? May pensyon akong konti. So, dapat talaga huwag na akong kumilos eh. Sabi niya, punta ka na lang dali doon sa aking farm, sa aking ano, sa aking rest house, doon sa Doña Remedios Trinidad. Magtanim-tanim ka doon para mas umaba pa buhay mo. Okay, anak, gagawin ko yun, gagawin ko yun. Pero dahil sa ngayon eh, nilagay tayo ng ating Diyos dito, sa lalangang ito, siguro, magtuturo muna ako, no? Magtuturo muna ako. Tihingin ng tulong, no? Sa mga kababayan natin. Pagka walang tumulong sa akin, hanggang March 13, next year na birthday ko, ay siguro gagawin ko na yung sinasabi mo, anak. Medyo nahihirapan na rin ako eh. Okay, ang title ho ng ating ano ngayon, ating video. Ito pong nawawala pa. Ito pong ang alang ba ng mga Pilipino, ano ba nangyari sa climate change? So ngayon, ang topic natin ngayon ay climate change, no? Upisanan natin. Bakit ba mas interesado sila sa mga Martes, sa buhay-buhay ang pinag-uusapan? Ang binabanggit po natin dito yung mga Pilipino. Bakit kaya hindi nila inaalam ang posibleng mangyari sa kanilang mga anak o apo sa pagdating ng araw? Hello? Palala ng palala yung mga bagyo natin. Baka gusto nyo yung mga ayaw ng prediction, pero sa 2050 pa yun eh. Hindi na po prediction eh, kasi nakikita na ng mga siyentista, nakikita na ng mga scientist na pagdating ng 2050, para na tayong nasa bilis. Ang ating tubig dahil sa pagkatunaw ng yelo, ang baha ay abuti ng second floor
Kaya kailangan sa third floor ka nakatira. At kung bababa ka, mamangka ka na lang. Hindi na pwedeng lakad-lakad, no? Pero ay naman eh, kung hindi natin talaga mapipigilan ito pagbabago ng klima. Masinting mga pag-uusap ngayon ang pagbabago ng klima o climate change. Pero hindi ba matagal na itong problema? Ang climate change ay nangyayari dahil sa global warming o pag-init ng klima sa mundo. At simula pa na taong 2008, ang Guardian Stop Global Warming Foundation Incorporated, ito hindi na yung foundation eh, ay nagsasagawa na ng matinding pag-aaral tungkol sa problemang ito para may turo at may paggawa sa tao. Pero lahat ng aming nilapit ang mga munisipyo ay nga nga lang at puro lang hingi ng tarjeta ang nangyayari. Ito, napakarami kong pinagawa ng tarjeta noong 2008. Natayo ang foundation ko noong June 24, 2008. Araw ni San Juan Bautista. Sabi ko, ba't natapat pa dito sa araw na to? Eh, siguro, may kinalaman din ang Diyos sa pagkatayo nito. Pero, ano nangyari? Okay lang siguro dahil pag-uusapan pa nila sa kanilang mga sesyon bago kami tawagan. Pero naman, napanot at nang matay na ang ilang direktor at miyembro ay wala kaming natanggap na tawag. Hanggang ngayon. Meron nga dyan ano eh. Kakandidato pa lang na congressman o congresswoman. Pero nung nanalo na, hindi na kami kilala. Ito. Ilang pagpapalit-palit na mga mayor sa pwesto. Pero nananatiling pambababay pa din ang basura ang nangyayari. Simula na magawa ang batas na RA 9003, o tamang pag-iwalay ng mga nabubulok sa hindi nabubulok na basura noong taong 2000-2001. Ginawa ang batas noong 2000 pero naaprubahan na ito noong 2001. Okay, kaya 2000-2001. Ilang taon na ba ito? 20? 21 years? Ganun na ako katagal, ano? Ang ating batas na RA 9003. Okay, ano ba nagiging sanhi ng hindi maana? Ano ba nagiging sanhi pag hindi naayos ang paghiwalay na nabubulok sa hindi nabubulok? Ito kasi yung nilalaman ng batas niya. Okay, methane and carbon dioxide are the major gases produced by the bacterial decay of landfill waste. Pag hindi natin nagawa ang sinasabi ng batas, ganito ang magiging epekto ng methane sa ating kapaligiran. Tama pa ng aking ubo ha. Methane is the primary contributor to the formation of ground level ozone, hazardous and air pollutant, and greenhouse gas exposure to which causes 1 million premature deaths every year. Methane is also a powerful greenhouse gas. Over a 20-year period, it is 80 times more potent of warming than carbon dioxide. Mas malakas magpainit yung methane kaysa carbon dioxide. Dalawa kasi problema natin sa basura eh. Methane sa carbon dioxide. So, mas mabigat pala yung methane. Ano pala? Love you eh. Nag-umpisa pa lang itong Facebook. Nagbablog na ako tungkol dito sa ano. Sa global warming. Hindi ko binablog yung climate change, global warming. Dahil yun na aking ano, at nung mga umpisa, yung aking mga anak, nalulugod sa akin. At very proud sila sa akin.
Pero nung nakikita nilang wala naman interesado ng mga ano, mga Pilipino sa aking mga sinusulat, sa aking mga ginagawa, sinasabihan na nila akong tumigil na. katulad nga kanina, no? Pero hindi ko matitigil to, dito ako nilagay ng Diyos. Okay, tagalogin natin. Ang methane ay ang mapangunahing nag-aambag sa pagbuo ng ground level ozone, sa mapanganib na air pollutant at greenhouse gas. Ang pagkakalantad dito na nagiging sanhin ng 1 milyong na paaga na pagkamatay bawat taon. 1 milyon na, 1 milyong tao na naagang pagkamatay. Sa loob ng 20 taon, ito ay 80 beses na mas mabisa sa pag-init kaysa sa carbon dioxide. Sinabi ko na lang English yun. Ha? Okay. Ibig lang sabihin, mas mabaksik ang methane kaysa sa carbon dioxide. Kaya kailangan dito tayo mag-concentrate sa methane. Ano ba ang mga dapat gawin? Isa Tagalog ang batas na RA9003 at ikalat ito sa mga barangay dahil sila na ngayon ang nagkangasiwa sa basura. Alam niyo po lahat ng batas ay ginagawa nila English. Para yung mga ordinaryong tao, no? Yung mga sabihin na natin, lalo na sa usgado, minamaliit nila yung talaga yung hindi marunong mag-English. So, siguro, time na, dahil tayo naman yung mga Pilipino, dahil mag-usap tayo sa Pilipino, no? Sa Pilipino, sa Tagalog. Nakita nyo nga yung maulad na bansa, mga nationalistic sila sa kanilang wika. Pagka Ingles, kumukuha silang interpreter. Mga bibigat na tao yun, ha? Mga executive, mga namumuno ng bansa. Pero ayaw nila ng ano, yung gumamit ng Ingles. Karamihan ng mauunlad na bansa. Okay, number 2, magturo sa mga barangay kung paano magiging pera ang kanilang mga basura. Kaya nabubulok man o hindi. Kasi yung ano, ang iniisip lang ng tao, yung mga bakal, yung mga hindi nabubulok na ano, no? Bakal, tanso, plastic, madali maging pera yun, no? Dadali mo lang sa junk shop eh. Pero paano naman yung mga nabubulok? Yung mga kanin baboy, yung mga dahon, yung mga sabihin na natin na mga balat ng mga ano, yung suman, mga ganun ba? Yung mga ginagamitan ng mga bagay na nabubulok. Hindi nila naiisip na pwede rin yung gawing pera. So, gagawin natin pera yun. Kung magagawa natin ito, malaking bagay ito sa pagsawata ng climate change. So, kailangan lang merong mamumuno, no? Na sabi ko to sa aking isang kaibigan, kung maaari magtayo kami ng kumpanya, kahit na konti lang ibigay sa akin, basta ang ibig ko sabihin, magawa ko itong mga bagay na makakatulong sa ating kalikasan. Ngayon, pwede rin ng kooperatiba, sa kooperatiba, no? Pero sa kooperatiba kasi, marami medyo nagugulan ako yun. So, pwede rin mo siguro, kung madadami ang mga associate member at magagawa natin mabuhay ulit kasi namatay nga itong kooperatiba natin nung nagkaroon ng pandemya. Bago pa magkaroon ng pandemya. 1 year before, dahil nakikinita ko na ito eh. Tumigil tayo. Huminto tayo dahil hindi naman tayo mapuntahan doon sa Venezuela. Nasa looban. So, inililipat ko sana dito sa aking bahay, pero nagkaroon naman ng pandemic, no? So, wala rin. Hindi rin natuloy. So, sabi ko nga, gaya ng labis ko sa anak ko, siguro hanggang March 30, 2023, nabanggitin ko na naman yung pecha ng birthday ko eh. Birthday ko yun, 76 na ako. Nakita nyo, 76 na ako, pero
Maayos pa rin ako, wala akong sakit, wala akong dinaramdam, ano. Liban lang yung katulad na nangyari kahapon, talagang siguro hindi na nga dapat nagbubuhat yung matatanda. Eh, hanggang ngayon, nalalata pa ako eh. Eh, ganun siguro. So, yun lang po, ano, tulungan niyo po ako kung paano natin pabuhayin yung ating kooperatiba. O kung meron mang isang tao na naghahangad na makatulong, na meron pondo, magagamitin pondo, magtayo po tayo ng kumpanya. Yung ano lang po, dalawa lang po tayo. Sa inyong puhunan, sa akin ang teknolohiya, siguro makatulong din tayo sa problema natin. Dito po sa ating climate change, dito sa ating kalusugan, dahil pa karamihan natin ng ating produkto ay kalusugan. So yun lang po, no? Sana po yung mag-subscribe kayo sa akin. Gaya nung nasabi ko noon, pindutin lang po yung makikita niyo yung ano, dito ba? So, baliktad kasi, o dito. Yung mga puno na nyog. Dati kasi coconut man ang ginamit ko eh. Pero siguro, papalitan ko na ulit yun ng ano, titrato ng climate change o ng global warming. So, yun lang po, no? Mag-subscribe kayo sa akin para naman po malaman nyo kung paano ahaba ang buhay nyo at makatulong po sa ating namamatay na kaligasan. No? Lalo na yung matatanda na, no? Yung mga senior. Mag-iwan tayo ng legacy. Mag-iwan tayo ng legacy sa ating mga nakasunod na henerasyon sa atin. Magtulong-tulong po tayo. Lalo na po yung mga kasama ko sa PLDT, yung aking mga kababata, at mga kamag-anak, ang matatanda siyempre. Maraming po salamat at God bless po sa inyo lahat.